And we're back for the game number 3. Yes, game number 3. Si Angon Galactico stakes at game number 2. At naku po, magandang bakbakan yung game number 2. And nararamdaman ko rin na mas maganda yung ating game number 3. Pero Motivi Trust Gaming securing the Undying and Medusa for this game. On the side of Yangon Galacticos, Nafar and Earth Spirit gawa ng game number 2. Napanalo, subukan na ulit natin for this game. Pero Medusa ng Motivita na ako ulit. Oo. Pero ang tanong dito, di ba? Nung game number 1, Medusa, second pick itong Motivators. Although yung game number 2, okay naman yung naging performance ng Motivators eh, no? Biglang gumanda yung laban nung Mega Crypts na. And doon na lang nagkatalo, yun nga, may buyback, medyo pangit lang yung naging timing nila, tingin ko. And I think this game is all about their cards eh. Lahat ng mga draft nila, mga comfort picks, ilalabas nila dito. Siyempre, ayaw mo naman malaglag sa lower bracket, man. Yeah. Yep. At syempre, sino ba talaga yung sinong mananalo dito, mga kaibigan, makakalaban ng Bumi Esports for the upper bracket final? Yung malalaglag eh sa lower bracket, may laban pa rin naman sila, pero syempre ayaw mo na malaglag doon, gusto mo na sa upper bracket final agad eh. Isang panalo, finals kayo. And game number 3, in-expect ko rin to eh. Yangon Galacticos palag na palag talaga eh. Ako rin eh, diba? Na tinanong mo kanina kung anong score nito, 0-1. Ako, tumama ako, di ba? 2-1 ako. 2-1 pero sino yung, eh, no? Yun yung tanong ko, sino. And pero, ito, dito natin malalaman kung sino. Yeah, sino ba ang magtutuan? Pero, ang ganda ko nga, no? Pwede na Nostra. Pwede, si Dan, pwede. Si Dan, feeling ko si Dan, kung si Dan yan, isisira ko. Si Dan Toto, si Rian Motivators. Shoutout pala kay Dan, ayan. Hindi, kasi kapon, nag-uusap kasi kami nga. Ay, nung nakaraan, kinagkukulitan. Nakalaro kasi kanina, ay, kagabi sa Dota, eh, no? Pag Nostra kay Dan lang. Dan Nostra. Matik, no? Oo, pag gusto nyo mag-predict, guys, PM lang si Daniel Jan Baluyot. Pero, hindi applicable po sa mga lalaki, guys, sa mga girls lang po. Streamer, kahit ano ka pa. Ay, nako. Yeah, anyways. So, tamang kulitan ng abang drop po eh. Kasi, in-expect ko na rin tong for both teams, maglalabasan na sila dito ng mga class nila. Class talaga. Yup, but eto. Does make sense. Ban out yung Darkseer na Phantom Lancer against Jackie na kanya Medusa. Eh, mapapahirapan talaga. Yangon Galacticos, bigyan nyo na magandang start itong si Young PH. Kita mo naman yung space na binibigay niya. At kinuha na agad yung hero niya, Ember Spirit. Baka maubusan pa bigla. Again, Young PH kanina, game number 1, nakuha ng first blood. Kita mo yung ginawa niya kay Fearless. Ang tagal bumangon ni Fearless, Dars. Oo. Kapag kasi na-shutdown mo si Fearless, di ba? Tsaka, ang hirap makabawi kay Fearless. Talagang aasa ka nalang dito. Either kay Jackie, kay Kimasaros. Kasi ang tendency kasi minsan kapag may player kayo as a mid lane, yung kahit sabi mo hindi ka solido na mid laner, to the point na parunong kang mag-catch up game. Yep. Yan naman yung isang factor kapag mid laner ka eh. Medyo okay, ego low sa lane, magaling tong kalihin ko, pero nababawi mo sa teamfight sa mga pickups. Yan naman yung isang maganda sa isang mid laner na ganun yung playstyle niya, more on team player talaga. Mapa-enable mo yung kinakailangan mong i-enable sa lane. Yun yung maganda, no? Pero Motivi Trust Gaming dito, ano ba yung mga hero ni Masaros na pwede pa? Binanout na yung Tidehunter, banout na yung Doom, banout na itong Mars. Void Spirit na muna tayo, nakita na natin yung Ember Spirit na katapat natin na Fearless. Kinuha muna yung hero niya, which is Void Spirit. Okay na rin yan, as a Lion to be follow at Yangon Galacticos. Offlane? Halos same din sila na hero, no? Matutos yan. Halos yung draft ng Motivators is ganito din nung game number 1. Ibayin mo lang dito si Void, I guess? Kasi, anong bang hero ni Fearless kanina? Tine-check ko rin kung ano yung hero niya nung game number 1. Pero yung hero kasi nila, halos same din nung game number 1, dito mo. Meron siyang Snapper, ano ba ito? Anday? Tine-check ko eh. Tine-check ko yep. Lang guys. Game 1, Yangon Galacticos, pack ni Young PH, at Ember naman dun. Si Fearless. Yup. Oo nga pala, Mars pala sila dun. Ooh. Ay, game Viper, number 2 pala. Game number 2. Game number 2, yup. Okay.
Dahil ko for Viper dito, fourth pick ng Yangon Galacticos. At ano ba yan? Offlane Viper against dito kay Undying and Medusa. Do you think pwede yan? Okay na yan? Lang sa lane ni Viper. Tsaka, if you're Undying dito, mahirapan kang, alam mo, mahirapan kang humaras. Kasi si Viper, lakas niya sa lane eh. Medusa, feeling ko yung zone out potential, nandiyan kay Viper, di makakalasit dito si Medu. Parang, in-equalize lang nila yung lane ni Jackie dito. Di ba? So maganda. Maganda rin siguro. I think goods tong Viper na as an offlane. Tapos may Earth Spirit ka pa. Diba? Tsaka, ano bang, saan ko ba ito nakita? Sa X eh. Ganyan na ganyan din draft nila. Kapag si Viper napa-enable mo sa lane, talagang sure na snowball talaga siya na makakuha siya ng tempo. Mm-hmm. Parang, yeah. Parang if you're YG dito, kung medyo mag-fall off yung lane dito ni Wayang PH, kung maganda yung lane dito ni Skillay, talagang ang if you're Viper dito, alam naman natin, yung pressure-wise, BOT, di ba, mapag-backup sa teamfight. So, yun lang siguro yung magandang senyales for YG if you're Viper off lane dito. Pero may, may timeline din kasi yung Viper, no? Pag gana, yes, kapag alam mo, maganda yung laning stage mo, nakakapatay kayo, maganda yung mga levels nyo, nakakontest nyo yung mga pools, and then maga yung first item nyo, which siguro BOT, maybe Rod of Athos, pwede rin sa game na to, sa Void Spirit yung kalaban mo, pero tingin ko okay na rin naman yung catch sila. Again, pag hindi nakuha yung gusto ng isang Viper for the early, alam mo yun, early game, wala, medyo na-eagle na yung Viper, hindi na rin masyadong pansin. Kung mga leech to, tingin ko, mahirapan si Viper. Oo. Pero tingin ko, Undying, pwede na, no? Kaya pa. Kaya pa naman yung Undying. Hirap, tingin ko, if you're Undying dito, mapapaisip ka dito kung fo-focus ka ba sa lane or fo-focus ka dito sa pag-control ni Medusa sa laning phase, sa creeps. Di ba? And last pick dito ng MTG, kulang sila ng offlane. Sun King, nandyan pa naman. Pitlord, I mean Underlord dito ni tingin mo Underlord, pwede yan? Or kailangan nila mas marami pang catch, yung mga tumatalon talaga? Tingin ko kailangan nilang pang catch eh. Iniisip ko nga dito Sun King, pwede pa rin sa pool na to eh. Oo. Yung kagandahan lang dito sa side ng Yangon, they have the last pick na pwedeng kumontra talaga sa offlane dito nakukuhanin, nakukunin ng Motivate Trust Gaming. O tingnan natin, Sun King, Underlord, sino pa ba yung mga offlane na Masaros Hero? Timber, iniisip ko. Parang pangit ang Timber dito. Against Viper, no? Oo, against Viper. Easy, matatanggal kasi yung brief. Ayun, ito pala, Earthshaker. Hindi ko rin na, overlook ko rin yung hero na to. Tsaka, iniisip ko rin Beastmaster, pero binan out ng YG. So, at least merong plano dito yung MTG. Na okay, either Earthshaker or itong Beastmaster. Kasi last din sa lane ni Beastmaster, tutusin eh. Tsaka, kahit tignan mo siya on paper, kahit sino siguro makalane dito ni Beastmaster, nandyan pa rin yung pressure eh. Yup. Pero last pick, Yangon Galacticos, kulang sila ng hero ni Hao. Alahan yung Terror Blade, Spectre, nasa pool pa. What about Spectre dito on this game number 3? Parang yun na lang yung feeling, no? Ano pa ba yung mga hero na kayang makipagsabayan kay Medu? Kung gusto nila ng fast pace, they can play Ursa. Ay, Ursa ba? Pwede. Kung gusto nila ng fast pace, Ursa. Diffusal carrier, at the same time, if you're snowball potential yung lineup po dito, sobrang goods ni Ursa, sobrang fit niya. Kung if you're young YGD, Friday AM. Okay, the so classic. Classic counter. Ito hindi ko in-expect kasi nung game mga 3. Yes, it's game 3. But hindi ko rin in-expect tong AM pick. But in a way na, alam mo yan, na hindi natin masyado nakikita sa mga pool. Di ba? There's a lot of carries na sobrang nasa meta ngayon eh. Di ba? Kumbaga, balance lang yung mga carry ngayon. And this AM was parang out of nowhere ko lang siya nakita na, okay, classic na lang tayo na counter, Medusa. Parang no choice na rin sila eh dito eh. Na yep. Kung mag-uursa sila dito, okay good sa ursa, pero pagdating ni leaking, kumbaga iisipin nila yung ticking time bomb nila, di ba? Yep. May timeline din, expiration na timing din nung mag-uursa man sila dito. But okay, AM, para wala tayong isipin, split push na lang tayo kung ayon yung
alam mo yun, ayaw mong tumimpight lagi. Laging gusto mong outnumbered dito yung Motivitras. Kasi lakas nila sa teamfight kung tutusin eh. Mandaying, Earthshaker, di ba? So I guess this is a pretty fit pick dito sa YG. Pero ang tanong dito, if magpo-follow up ba to si AM or magtutuloy-tuloy snowball niya dito? Yun yung question lang dito eh. Kasi ang daming stun dito ng MG Trust, di ba? Ang daming lang stuns. Pwede sila lockdown, no? Oh, may control pa rin sila sa AM kahit pa paano eh. So tingnan natin, baka mag-backfire sa kanila tong AM draft. Kahit nasabihin natin, counter siya dito kay Medusa. Pero syempre, kapag si AM dito, di na nakagalaw sa mga spells ng MG Trust, ang hirap ng bumangon dyan. Yup, at ito na nga po yung ating game number 3. Bakbakan Yanggun Galacticos and Motivitras Gaming Anti-Mage against Medusa. Pero game number 3, kailangan manalo. Ayun ang, syempre may gusto at saka may better drop. Titignan mo, sa mga pubs siguro natin, lamang talaga yung anti-mage eh. Pero makakapag-farm mo na maayos yan. Yun yung pinakatanong natin eh. That's the question din eh. Sa lahat ng tanong sa draft. Although kasi AM, dalang ko lang makita to eh. Kahit sa mga pro players, halos mga TB, Medusa, Monkey King, mga ganun na hero. Pero I guess this AM could be their key to be maging hero dito sa game na to. Pero this is the game number 3 guys. It's all or nothing. But paano, may bawi pa rin naman to. This is not elimination. Itong may lower bracket pa naman. And naghihintay doon yung Polaris Esports. Kung sino sa matatalo. Sa game na to. And yung mananalo naman po, ulitin natin, Abante sa upper bracket final against Boom Esports. At pakilala muna natin yung lineup for this game number 3. At Yanggun Galacticos, Young Fee, sa kanyang Ember Spirit, Skilly Earth Spirit again, Zorin sa kanyang Snapper ulit, Loon, Viper, and Hao sa kanyang Anti-Mage. Alright, sa side naman dito ng MTG set, Zero Lion, Cube, Undying, Fearless on his Void Spirit, Masaros, sa kanyang Earthshaker, and ito, si Jackie naman sa Medusa. Pero post lang muna tayo, pero nakonek na ata. Etong si Ember Spirit, baka anytime soon, go and ready na tayo. Pero tandaan natin, Medusa ni Jackie, nakita na natin ng game number 1. Alam ko, wala siyang death doon, pero ngayon, nananakit yung lineup dito ng YG. Viper, Earth Spirit sa may top lane, talagang mapapahirapan itong Medusa sa tingin ko. Oo. Yun lang yung question lang dito for Jackie, kung magsasurvive ba siya kay Medusa or ma-first out siya dito sa lane eh. Feeling ko, kasi kung ako yes, okay yung Viper pick. Kasi kaya mong arasin dito si Medo, alam mo na, alam mo yun, wala, ang lambot ni Medusa sa early phase. Saka so, abot mo eh, no? Oo, abot mo pa siya. Kung ibang offlane to, tingin ko mahirapan silang iabot si Medusa. Mag-up-close mo lang. Pero this is a Viper. Alam naman natin, laning-wise, sobrang strong niya. Strong laning. And Simcus naman, actually, lahat eh. Halos yung lane dito ng YG. Sobrang lakas sa lane. Ang magiging ano lang dito sa mid lane eh, yung catch naman dito is sino mag-una magle-level 6. Diba? Pag Spirit Brothers, pagalingan na lang mag-dota, pagalingan na mag-lane eh. Outlane from one another na lang yung isipin natin dito sa matchup na to eh. Yup, but eto na, umikot yung MTG dito. Nag-aabang ata na mga baka makahuhunan ng first blood. Pero nakakaramdam ba itong YG? And Q, nagpapakita na, nandun yung wards. Nice pattern ba? Mukhang hindi naman ata eh, no? Hindi naman, hindi naman. So, fog din kasi yun eh. Oo. So maganda yung vision noise nila. Ganda ng wraparound nila kung tutusin ah. Tsaka lading idea yung YG. Actually, etong MTG, they have the idea, oh no, wag ka magsistep up dyan. Aray, mag-step up nga siya. Nakaramdam na eh, pero hindi sigurado sa naramdaman. At kung sa game number 2, naka-first blood, etong gitna ng YG. Etong si Fearless naman for this game number 3. Siyempre, 273 gold yan. Maagang bote. Lamang ka na. It's all about sa sustain sa may middle lane eh. Totoo. Pero yun na, First Blood is brought to you by pnxbet.com and alam nyo na, gamitin yung aming promo code LuponWXC upon registration and huwag nyo kakalimutan guys, lagi na ang pinapaalala. Always remember, bet responsibly. Bet responsibly indeed. Lagyan nyo lang ng kilig yung panapanonood natin. Panonood nyo at yan nga. At sa mga tropang Facebook and YouTube buddies natin dyan, magandang gabi sa ating lahat. Like and share ng public. This is the last game for this day. Bukas, may lower bracket tayo.
na labanan, Polaris Esports at Neon, no? Nandun pa rin sa may lower bracket, nag-aabang sila. Oo, oh, nag-aabang pa rin yung OB Neon. And makakalaban nila doon yung Nigma Galaxy. Ooh. Anong or? Ay, hindi, first... Oo, oh, sa Amster Mike nun, no? Oh, first series yun, 5 p.m. kung di nagkakamali, best of 3 series. And then, yung matatalo dito, makakalaban ng Polaris Esports. Pero nako po, eto na ang CQ. Eto na yung mga lason-lason ni Viperino. Talaga mananakit ka dyan, may decay ka, no? Problemo, Sloan getting that kill. Eto yung sinasabi natin. Pag nag-snowball yung ganitong drop, yung Viper na to, nako po, delikado talaga. Oo. Tsaka kita mo, may vision yung side ng MG Trust. Tinetry nilang i-trailin itong si Viper. Kasi alam nila, itong si Viper, mahina to sa trailin eh. So, ito, tinetry pa rin nila. Kahit pa paano, so binibigyan nila ng solo levels itong si Masaros. So, yep. At least okay to for Masaros. At least yung level sa kanya, in a way na, ang problema kasi is, kapag nag-overstep siya dito sa lane, may punish pa rin yung pwedeng mangyari dito for Earthshaker. And tsaka yung creep wave din kasi napupull din ni Snapper. So I guess medyo kailangan lang dumiskarte sa farm nitong si Earthshaker. Yung favor na somehow, mga siguro mga first 3 minute mark, hindi ko mag-i-stay lane muna to eh. Para lang si Jackie, paano lang niya, mas ensure lang nila dito yung farm nitong Medusa. Narealize din kasi nila nung nakita nila yung Viper pick, the moment nung pinick nila nung last pick. Is okay, nag-change, kumbaga nag-change plan na sila dito. Okay, let's try to try lane, try to pressure lang itong si Viper. Got itong si Medusa, magkaroon siya ng decent level or decent farm. Kulit ng dalawa talaga inaabangan nila. Pero lalim niya, no? As Q, okay. Pwede atang mabigyan dito. Or maybe, si Skillay, naisa ka na pala ng decay, lahat ng strength ka, pero lalaban, there's the Hex. Pero yung mga Lason, na slow, there's a slow, kulang sa mana, nandun na. Yung magic stick ata niya, set 0 dito, going low, and set 0, mamamatay sa mga neutral, pwede na, 1-1, on the board still, pero to bottom lane, anti-mage, panigurado, maganda yung buhay niya. Maganda yung buhay niya, tsaka, ang maganda pa nun for MG Trust, ang good side naman sa kanila dito is, level 3 na agad dito si Medusa. So, either way, yung support nila dito is, they're trying to divert yung attention nung dalawang heroes doon ng YG. Para itong si Medusa, okay, di nila pansinin eh, no? Pero I think na ano naman nila, na-realize naman dito ng YG na dinadivert lang sila ng attention dito ng mga supports. Yep, parang literal na sakripisyo lang yung dalawang support ngayon. Pero Q, mag-ingat-ingat ka kasi abot na abot ka talaga na itong Earth Spirit at Viper, ha? Ito na yung slow. At nako po, level 1 pa lang ata si Kirito, baka mabigyan. Ito na yung gulong, napa-TP na lang, na-force out na yung TP. Okay, that means 2v1 sa may top lane. Nasa AM, 26. Earthshaker naman, okay la. Pero laging lang mana kasi yan eh. Against anti-mage. Solo rin talaga yan pag ganyan. Ang hirap. Tsaka yes, typical na rin na Earthshaker to na mag sa soul ring. Para extra mana, di ba? Pero harassment wise kasi, well, alam naman natin si AM nang urat pa ng mana eh. Di ba? At MTG, they're... yung eto si Set Zero, sobrang kulit all around the map. Kanina sa may top lane, ngayon nasa may mid. But Skillay is gonna TP, pero lahat actually lahat ng supports. Ooh, tama, dissimulate out lang muna. Kaso nga lang, hindi papunta dun sa water rune. That means makukuha, maalalam na yung bote dito ng Ember Spirit. As Fearless, wala tang bounty runes dyan? Meron, dalawa pala. Maswerte. Oh. At least may bawe, di ba? Blessing in this, guys. Nako po, pero nakita dito si Zori, nakakatipi lang, pwedeng mabigyan, either Remnant, Dissimulate, at Zori dito nagpapatagal na lang ng buhay niya. Okay, dalawang bounty runes yung nakita niya, at alam din yung bote, makakuha pa ng kill, kaya Snapper, okay na yan, sa Void Spirit ha? Oo, sa Void Spirit dito, okay, kunin mo yung water rune ko, nakareserve naman dito yung dalawang bounty, di pa rin naman nakuha nung early mark, di ba? Si Masaros kanina sa may top or nung pag the moment na nag-start na itong yung creep wave, diba? Binlock na niya eh para if ever mapunta sa kanya yung mga creep waves. But ang hirap na ito eh, no? Lang mana. Pero may soul ring naman. Pero ang problema kasi dito, AM na nagsosolo siya dito and his level 5 is almost level 6. So ito yung kinakatakot mo na binibigyan mo na head start si AM. Baka malabangan niya itong Medusa, no? Pero Tombstone tinayo na. Adelaso, pero nandito. Yung Either Remnant, hindi nga lang kumapit.
kay Loon. Astral 7, binigay na rin. Mystic Snake, that's not enough. I mean, enough na para mapatay dito. Etong si Loon. Rotation ni Fearless. Gumagana naman. 3-1 on the board. Pero Masaro sa may bottom lane. Mabibigyan na. Eto na, level 6 na Dars. Etong si Anti-Mage. Yung sabi natin, from the get-go, yung levels talaga ng AM is nagmamatter dito sa game na to. And kita mo, kung tutusin, early online na to for AM na napapunish mo dito si Earthshaker. This is not a really good sign if you're Earthshaker, lalo na kailangan mo mapag-catch up pa rin ng farm dito to the point na yung Blink Dagger mo lalo madedelay. Anak ko, pwede na naman natin mabigyan dito. Pero napakalalim niya, nasaw dito, wala pa namang mana void. Pero kung titignan mo yung network ng dalawang offlane, mas mayaman itong Earthshaker ha, kesa kay Viper. Kasi napapunish dito si Viper eh. Level 4 pa nga si Viper, natutusin. Tsaka hindi rin siya iniiwan ni neto ni Skillay. Kasi alam niya, pag si Viper naiwan siya sa lane, so as much as possible, pinoprotektahan niya itong si Viper. But not for long, hindi niya mapoprotektahan ito. Yup, there's the impale. There's the kick naman para masave dito itong si Loon. May tumitipi pero tamang cancel out na muna. At nakaabang naman this Skillay dito para matulungan at mamabuhay pa itong nga si Loon. Good try though, on the side of Alayan, yung invisibility niya. Kamuntikan itong Viper ulit ha. Kung namatay yung Viper ulit dun, talagang okay na okay yun. So Motivate Trust Gaming. Oo, sa Asterstruck yun pag ganyan. And ako, Fearless, nakakabawi na siya dito. Ay ba yan? Oo, I mean, kanina binugbog niyo ako, this time bubugbog. Oh no, Jackie. Ayun, at sinulo. Isipin mo, sinulokin niya yun, men. Etong si Undying walking out dun sa may base. Yun lang. Yun lang. Pocket siguro. Oops. Eko, slama, jama, binigay na ni Masaros dito. Getting that kill on Snapfire. 2-5 on the board. At bottom lane and top lane, nagkabigayan doon. Nakakuha ng kills etong Medusa sa may top lane. 2v1 scenario, no? Pabor pa yung isa. Diba, nag-bounce siguro yung... yung Mystic Snake eh. Masakit yan pag marang bounce ako. Ang ginagawa naman dito ni Masaros, wag lang mag-feed ng mag-feed kung may potential na pwedeng maka-pick up sa mga support. I take that. At kita mo yung network to. Okay na okay pa rin ha. Kaso nga lang si Fearless di nata okay mga Seb. Either Remnant nandun na. There's the Hex and then fail to follow him up. Tapat ba yung damage sa dalawang support dito? May Fairy Fire at may kabilisan. At yung PG to, buhay pa naman yan. Zorin, mag-ingat ka ha. At yung mga zombie sa'yo. At may mana na at may buhay na si Fearless dito. And 2 seconds Astral Step. Naka po, itutuloy talaga ni Fearless. Ito, nasa pangalan niya. Or maybe not. Kasi may Remnant dito. Yung Ember Spirit out na muna. Indeed, out lang muna. Tsaka nakabang din si Skillay eh. Okay. Tingnan natin. Nakaramdam siya dito. There's a word. Oh, the silence. Pero hindi. So, hindi enough yan eh, no? Pero mag-ahabol dito si Young Peach pero di na maabutan niya na gamitan na ng Astral Step to get out. At itong set zero nakaramdam na wala ko na i-stuck dito ha. Ang sentry lang. Ganda din ang timing niya. Nung pag-drop niya doon ng sentry, then 53 seconds. Sakto, okay. Nakapag-stuck pa rin siya bago doon sa minute mark na 9 minute mark na yun. Oy, pero Viper, finally 6! So nasawa ko nito na itong si Undying. Tsaka ito na kasi yung timing ni Medusa na mag-jungle eh. Kahit sabi mo lamang ka sa lane, pag si Medusa dito is kailangan mo talaga catch up pa rin naman kahit papano. Online agad. Pag nag-level 6 na yung Viper, it's time to get out. Parang punta na sa may triangle camp mo. As Anti-Mage is going for a literal na rectang Battle Fury. Meron na ba? Mabilis nga item niya eh. Mga 10 minutes meron ng Fury to man. Isang component na lang kanina eh. Oo. Oops, again, Tombstone, there's a slow damage coming from Fearless, pero nandito si Young PH, mawawala nga lang, etong si Loon, wala lang Astral Step, etong si Fearless, hahabulin talaga yan, etong si Young PH, kaso nga lang, wala ng mana, etong Ember Spirit, Body Block, tamang palo na lang, mabibigyan naman nata to, sapat ba? Slide of Peace? There's the cookie, di naman tatama, Slide of Peace, kulang, sa palo pa, maabutan nata to, pero nandito po naman. Okay, okay. Ay, naku, nabigyan pa. Wala na makakapitan na puno doon. Wala na maputol. Si Young PH getting that kill. Pero daming oras na nasayang doon, ha? Sobra. Tsaka walang tipid si Young PH. Yun lang yung masaklap. Tapos bote niya, wala rin laman. Ay, yun yung masaklap lang sa kanya. Kasi di rin siya makapag-reset sa may middle lane. Pero instead, okay, Viper. Kailangan ko na mag-step up ko na lang dito yung middle lane. Para at least siya yung nagpa-farm.
Oh, may dagger na itong Earthshaker, ha? I mean, 10 minutes in. At, ano ba, boots into a soul ring and then a dagger. Sobrang yaman din na Earthshaker, ha? Nabawi din siya dun sa may bottom kanina. Napatay niya dun si Snapper, eh. Eh, one thing is for sure, eh. Mataas yung level talaga ni Masaros dito. At pwede sila mag-smoke. They have the Echo Slam. They have the dagger. At, tignan natin. Ano ba yan? 3K na net worth sa Motivate Rust Gaming. Pero nakakapag-farm yung anti-mage. Okay pa rin ba yan? Okay pa rin naman yan, man. Nakapag-farm pa rin kahit pa paano. Pero, Echo. Fissure out. And yung PC to. Mawawala sa mapa. Naku po. 3K, 4-7 on the board. And Zorin dito. Magbilang ka na ng arrow mo. At mukhang siya yung kasunod na mamamatay dito. May remnant dito. Yung Ember, kung mabuhay yan, pwede silang mag-go. Andito si Loon. Pero out na muna. Naku po, maganda to sa Motivate Trust Gaming, ha? Maganda talaga for sure. One thing's for sure, yung dalawang core nila dito is parehong mayaman. Parehong mayaman. Pero set zero, naku, delikado ka dyan, buddy. Namali yata ng liga na pasukan. At okay. Asaw dito, getting that kill. Pandagdag sa farm niya. Nakakata ko yung anti-mage dyan, ha? Nakatawa talaga yun din. Tsaka ang early ng Battle Fury, man. Yung 10-minute mark, grabe. Recta Fury, tsaka worth it. Totoo siya worth it. Kasi hindi siya namamatay sa lane, eh. Yun naman yung isang factor kaya gusto mo dito mag-early Battle Fury. Para masabayan mo si Medusa, ma-outfarm mo siya ng... Baga, paunahan na lang to if you're ganito yung carry nyo. Paunahan lang talaga dito magkaroon ng item. Yun yung lalamang talaga sa game, eh. Tsaka knowing si... Ito si AM, well, if mahirap to kung if you're motivators kapag pinapabayaan mo si AM sa kusina. Pero check naman dito ni Lion, yun ang maganda. Pero ang problema kasi may vision dun yung YGs, kaya nakita nila yung vision spot dito netong Lion na nilagay niya sa may mid. Sa may creep kanina, kaya nahuli siya. Tapos sakto din yung sentry, kaya may idea na sila dun na nag-scout out to sila dito for AM. Mukhang tatagal yung laban natin, ha? Pero dito, hinahanap na. Yung anti-mage, nahispatan nata. Piniping out nila. Oops. Oh, naku po. Nakakita nga lang, blink out. Pero sulun, pwede na. Tumson, tinayo na. Nagpagulong pa. Etong Earth Spirit, anong plano? Medyo delikado ata. Nandoy Mortimer's Kisses. Papasok ba yung anti-mage? Battle Fury lang. Yung hawak dito mo. Hindi naman ata. Set zero. Pulado. Hindi naman mabibigyan. Pero mabilisang 2-4 natin yun. Sa side ng Motivate Trust Gaming, Dars. Tsaka at least si AM na buhay doon. Yun naman yung isang magandang senyales sa kanila. Kasi si Viper, parang ngayon kasi at this point, si Viper yung sacrificial lamp, eh. No? Oo. So ang gagawin nila dito, okay, since si AM nagkaroon siya ng head start, si Viper, catch up siya naman dito. Tsaka yun naman siyang, di naman siya ganun ka-behind sa item, eh. Malapit na rin siya sa kanyang Atos. So pag na-build na niya dito yung Atos, possible mag-create sila dito ng smoke, create some... ano yun, space pa rin for AM. Hanggat to the point na magkaroon na ng dalawang core item tong si AM, pwede na sumama sa teamfight, diba? Pick off lang ng pick off kapag nakuha na dito yung Fury Manta. Yun lang yung magiging timing ni AM, eh. Pwede na, no? Pwede na sumundot. Pero nakakaramdam ako, medyo tatagal din yung laban na to. Pero may chance rin kasi yung Motivate Trust Gaming na mapabilis yung laban. Kung makakuha nila yung Roshan, ma-force yung anti-mage na mag-react na, dumipensa na. Kasi maganda rin yung Earthshaker, eh. I mean yung timing ng dagger niya is going for BKB as well. Mabilisan talaga yan. Pero Zorin dito, focus sa Tombstone and the Soul Rip. Lalaban na the Breto Slam! Connecting on to two, the Fissure out. Ember Spirit Delicado, Slide of Peace, at Tamang Dutch out lang. Pero pulado rin si Fearless dito. Pero sa Young PH, mamamatay na. Buhay pa yung ako, yung Fearless dito. Either Remnant kukonekta dito kay Viper and 3 down. Pero di pa tapos, eto si Loon, mamamatay na rin yan. Again, wara echo from Masaros sa 3. For nothing na naman yun para sa Motivate Trust Gaming, Dars. Oo, sa AM din, nasa may top. And I don't know kung kukontest ba nila to. Pero ang ganda ng echo doon, man. Tsaka yung divert ng attention dun sa may tombstone. Kasi yun yung pinafocus dito ni Snapper, oo. Pero hindi nila na-expect na nandun pa si Masaros. But speak of Masaros, mukhang ito na yung bawi. Magnetize na dalawa, Mana Void, Soul Rip, ibibigay na, kulang. Sa pati yung damage doon, maghahabol ngayon si Hao. And mawawala naman yung dalawa, mapapatay ng YG rito. Kahit papano may bawi, 4K lead steal, 7-12. Ito, medyo mainit na laban to. Gusto ko makita mamaya, Medusa against anti-mage, eh. Kumawa talaga yung Medusa pag nalapitan, eh, no? Oo, pag nag-upclose mo. Pero feeling ko maganda ags dito, men, eh, para ma-hold mo si AM, diba?
mas no ma bato mo lang siya or mas stone gaze mo lang siya, ma aganims yung kanyang Mystic Snake, di ba? Pero yun, namatay si Set Zero. Mortimer's Kiss is kinumit na rin. Sa maganda pa dito, yung bawi ng YG, nakuha nila dito si Masaros to the point na nag-transition sila ng objective. Pero magde-defend pa rin sila kahit papaano. But may words, idea dito, oh. May idea sila. Kaso nga lang, ito na yung setup issue and Yules, hindi nagkasabay. At yun nga lang, still, mabibigyan itong si Sorin. Again, umaalagway, abante rito yung YG pag idle time dito ng isang Earthshaker na walang Echo Slam. But still, Jack is still farming. Ano bang item ng Jack? Hindi natin napansin. Manta, go for a Butterfly. Talaga mabilisan yung gusto niya. Tsaka ano din eh, alam niya na pag nag-scadid siya dito, parang useless eh. Mababurnout ka rin ng mana at the same time. Oh, may stats ka nga dito. Pero ang problema is yung right clicks din kasi. Kaya gusto mong, kumbaga lahat ng mga halos yung mga tira dito ni AM, mag-miss agad eh. Oops. Yun lang yung nakita ko, yan, nag-butterfly siya dito. But, oh, how? Ay, nakukukasungalang, na-counter spell siya dito ni Hao. And Hao, mabubuhay pa naman. Yung kagandaan din sa anti-mage ngayon, may pumprotekta na sa kanya sarili eh. Matimingan mo nga lang. Ganda na reflexes niya dun eh, no? Alam niya na, parang nakakaramdam siya dito ng panganib. Tingnan natin, kala ko. Oy, pero may ano naman, vision. So may idea na siya, finally. Kanina, hindi, wala eh. Pero nakakaramdam siya dun ng, alam mo yan, nakakaramdam siya, baka pwede siya i-go dun. And, eto, YG, nakakuha naman sila dito ng middle tower. And Void Spirit, yes, Ayuls. Ayuls siya dito. Ayuls siya na? Pwede yata mag-go dito? Etong MTG, tamang beat out lang. Ay, kaso nga lang, hindi sapat yung sustain para mabuhay pa si Fearless dito. Napakabilis mamatay. Parehos na again. Kaya from Masaros, getting young PH at mukhang si Lun pa yung masusundan ng kamatayan doon. Na skill lead dito, hindi na makagulong. Ayun, gulong kaso kulang sa bato. Wala na palang bato, pero nag-buyback dito si young PH going in. Mortimer's Kisses, babad na etong si Masaros. Buhay pa naman, there's the cookie killing itong si Masaros sa backline naman. Nakasobra yata, pero slide of peace. Napakasakit naman niya, pero yung PH dito, sumasayaw lang. Getting 2, pero wala nang remnant yan. Tandaan mo, nag-buyback yan, Dars. Wait, hindi ko alam kung okay yung buyback ko, talaga napasama sa kanya. Napasama tingin ko. Feeling ko napasama talaga na in a way na gusto niyang patayin gigil, eh, no? Yung mga... Oh, sobrang gigil niya. Pero hindi niya napansin dun sa gigil na yon, men. Ubus na. Alaris, ubus na yung remnant niya. Oo. Ay, sana ako bisa pang remnant, makakatakas pa siya dun eh. Pero worst case pa nun is dieback. Parang ang hirap net. Hindi naman mahirap. Makapag-catch up pa rin kahit papano. Pero syempre yung invested ba nasira dahil lang doon sa buyback. Oy! Wait! Uy! Mana Void! Jack rito pulado. Yung kanyang buhay mga Seb. Inabol ni Hao. And then counter spell again. But Jack is still alive with the Soul Reap. Ping sustain. Medyo peligroso dito yung MTG. Delikado naman. Etong YG. Napasobra. Nasinubukan bigla. Pero naku sinaharang pa bigla. Etong si Skill Lay Fisher. San punta? Huli ka Baldo. Patay ang naglason dito. 11-19. On the board, sayang. Siguro isang palo pa, no? Pero Medusa na nakasurvive pa doon. Butterfly? Bilis ng item yan, 19 minutes Butterfly. Tapos kinuha niya rin niya kasi yung stocks. And syempre, ayaw mo nang i-contest to for if you're MG. Trust na i-contest pa yan ng AM. Nangita pa yan. Diba? Yup. Yun lang, nagsurvive. Medyo awit kasi, diba? Gigil eh, no? Marang gigil ata yung YG. Out of position na si Jackie that time. Nakita ko yung scenario na yun. Bago yun. Nga. And to the point na yung Yul Sepper din, nahuli yung totong AM. Tingin ko pag di nahuli yung totong AM dun, possible na mamatay siya dun. And ang worst part ba dun is, kaya pa nilang kumuha ng stocks dun. And kaya na ano lang, kaya na naging swerte pa sa kanila yung ano na yun, yung teamfight na yun. Again, yung Soul Rip na yun dying, ha? Nagbigay buhay dun kay Jackie. And BKB na rin si Masaros dito, Butterfly naman kay Jackie. I think they can go for a smoke. May echo sila, try to get a pick up and then pwede sila mag-Russian, no? Pwede. Ayan, ayun lang mahalas. Mahalas yung PA sa baba yung run. Habang nangyayari yun, bottom Jackie, nakakuha naman siya ng objective. Okay. Ang hirap, I mean, if your object, ay, yun lang double smoke. Yun nga, objective wise nga lang. Lumalamang dito yung MPG, lumalamang sila sa objective. Kasi, pa-push away nila dito yung YG, but speak of YG, nako. Maso nga lang, medyo sloppy, nagiging team fight nila dito, pero nahuli.
Eh, itong si Viper, pwede na yan. Finger of Death, binigay na. Dalawa. Yun na, nabura. Dito sa ng Yangon, Galacticos. And they can go for Roshan. May Echoes lang pa rin naman sila. Wala nga lang silang Tombstone. Mm-hmm. Pwede pa rin naman, di ba? Kaso si AM, ang tingin ko, ang gagawin na lang dito, mag-split na lang eh. Oops, nakita si Anthony siya. Nakita. Be sure. Oh. Pwedeng ibigay dyan. There's the Hex and Impale. May Echo Slam yan, ha? Kaso nga lang yung Silence, napakaganda. Binigay yung Echo Slam sa Patbang. Either Remnant, Dissimilate, Resonant Pulse. Nandun na lahat. Kaso nga lang yung Ultimate dito nagmanta. Kulang sa damage. Naku, naubusan nata ng resources dito. That means hindi sila pwedeng mag-Roshan. Yung PH? Wait, what? Yung PH dito, napasobra na naman. Totem Stein. Yung PH, burado sa mapa. What is happening on Ember Spirit? Sobra na ata yung gigil niya. Hindi, like... Hindi naman nandun sa... Na, no? Nagigil in a way na na-outplay siya. I don't know, but... Siya yung naging sacrificial lang dun. And hindi sulit yun for Ember. Yung network niya naging... Pababa na ng pababa. Pag ganito yung nangyayari sa kanya. Oo so, nga. Kasi Roshan pa, habang nangyayari yun. Kinukuha dito ni Jaqen, successful naman for MG Trust. Pero that AM is, yun nga, nakatakas pa nga siya dun. In a hard konti na lang eh, no? Konti na lang. Ayang, on the side of MTG. Pero 8k lead tayo, Dars! Anti-mage, mayaman pa rin. Pero may BKB na, may butterfly na. Itong Medusa, I mean, as well as Masaros dito. Ano yung plano ng YG? Ganyan lang? Tamang dodgeball lang muna siguro, no? Parang di nila afford to mimper dito, feeling ko. Kahit sabihin mong second I don't know, first Aegis pa yata. I think first Aegis to, no? Hindi ko lang nga napansin. Pero, ayun nga, mong speaking of bottom. Oop, nasa yung follow-up sa nila. Wala na. Pero nakukuha itong Earth Spirit na po. I mean, na tamang suporta lang. Tamang cover lang kay Anti-Mage. Eh, nagre-react. Pero nakakuha ng kill yung MTG na Recta Smoke sila. Wala pa namang Echo Slam. Pero yung PH, alam ko, wala pang BKB yan. Eh, dumabigyan. Oo. Lapit na rin BKB niya. So, I think AM needs to get his caddy before na, or dun sa Aegis duration dito ni, nito ni Jackie. Ano lang, buy time lang, completing some items ng tingin ko for YG. Kasi kailangan muna nila mag-chill dito dahil sobrang dami na nila nakukumit. Lalo na dito si Young PH. Yun yung downside din nung ano nila eh. Yung Ember Spirit kapag nag-fall off yung momentum ko, ang hirap makabawi. Oy, o, sino yan? Ay, naku, si Viper dito, nahuli na naman. Ang ganda ng mga vision. Isa doon, isa rito, kitang-kita. Pero na-deward naman din yan. Pero may BKB na. Itong si Jackie, 23 minutes in. Dito na talaga. Pupush, aalagwa. Itong Motivate Trust Gaming. At tanda mo, ages pa yan. 3 minutes, napakatagal. And Mortimer's Kisses, binigay na. Kaso nga lang, napasobra ata si Masaros na force out na ng BKB. Tombstone, binigay na rin. There's the Hex. Cookie out, Impale, abutan ba? Mukhang hindi naman ata. Yules, either Remnant to follow him up. Kitang-kita si Ember Spirit dito, pero focus lang muna. Sa goal, itong si Jackie, nasan si Anti-Mage? Kailangan mo nang bumalik ata rito. Seb, tanda mo, Echo Slam is still up. On Masaros, wala nga lang BKB rito. Itong Earthshaker. Oo, oh, pero try pa nilang i-contest since ages. Ang tagal pa mag-expire to, men. Oo, bago lang yan eh. Oo, bago lang. Truly. Spring of bago. Bago rin yung BKB rito. Na itong si Jackie. Ito na yung magandang ginagawa talaga na Motivate Trust Gaming. Pressuring. Itong Anti-Mage na lumaban. Kahit kulang pa sa item at malinis. I think pwede pa silang mag-push na may gitna. At saka ang ganda na item choice dito ni Jackie. Kasi alam niya dito, ang kalaban mo dito, yung mana burn ni Anti-Mage. Kaya nag-BKB siya. Para hindi na rin siya mamoblema sa mana. Kumbaga mana issues din kasi yung in a way na itong BKB yung magiging solution niya. Kaya di rin siya scady eh, gaya nasabi ko kanina. Kaya ang hirap yung item choice na ginawa dito ni Jackie. There's a big chance na nagpipay off to. Kasi walang ano sa kanya, walang tatama sa kanya dyan or untouchable siya dyan ni Feber. Pero ito, speak of BKB. Speaking of, BKB kay Jackie rito. Nakita nila sa Fearless sa may top lane. Gusto nila mag-go sa may middle lane, pero kaya naman. Pero tanda mo, wala nang BKB ngayon. Sila, pa rin yung Aegis. Dito na yung Medusa. Tingnan natin kung lalaban na yung AM na may Yaskadi, Manta Style, and Battle Fury. Kaya naman eh, pero ang hirap sa sobrang daming lockdown dito. Na ma-change na na potential dito sa Motivate Trust Gaming. Naubusan sila ng Torridors, ha? Oo, naubusan. Lahat ng Outer Tower, inuubos na lang dito ng MTG. Tsaka kahit na di nila i-push yung top lane, basta may ma-force out sila dito sa teamfight. I mean,
if you're MTG dito, kumpiyansa ka na eh. Dahil ang hirap ng patayin dito ni Medusa. But ayun. Oh, either Rem na dissimulate. Eh, naku, nahuli pa si Lun. Napakasakit na ni Jackie rito. Nasaan na yung anti-mage nyo? And a buyback. Buhay pa naman si Lun. Okay. Pwede atang lumaban. Smoke, came from YG. Nandaan nyo yung Aegis pa expired na. Pero ngayon ko slam still up. Okay na, they sustain. Pero Q, walang tombstone. Pero nandiyo yung Fissure. Eto na yung totem stun. Huli si Skillay. Buyback kay Skillay dito. Pero Jackie, tuloy-tuloy lang. Yung pag-follow anti-mage, kailang katatalon? Kailang kalalaban? Yun yung tanong ng madla. Oh, my G. AM, hello? Are you RTC? RTC AM, hello? Eto yung... Okay. Oh, tamang burnout lang naman, ha? Dito, pero Masaros pumasok bigla. May BKB pa naman si Masaros dito. Mana Void. 13 seconds sa Aegis. Kumatimingan niyang magandang maganda talaga. 9, 7, 6. Naku, mahahabol ata itong Jackie. Si Jackie, wala nang Aegis yan. 2, 1, BKB. Aegis gun, mga kaibigan. Pero nandito na Generation. Echo Slam. Onti, anti-mage. Ako po, anti-mage dito. Mabibigyan ba? Double kill onto Fearless. Si Masaros dito medyo pulado. Pero how? Again sa lahat ng MTG. And how dito? There's the hex. There's the control. And anti-mage, you are gone. And triple kill onto Fearless. And motivate Tras Gaming. Kala ko matatimingan yung Aegis. Pero may BKB si Jackie. Nag-regen pa kahit pa paano. And there's the sustain. Keto kay Q. Nako po. Men, ganda ng ginawa niya doon. Kita mo nung nag... By the time na yung pop ng Aegis, nag-BKB siya kasi siya yung tatamaan eh. Diba? Yung regen kasi nung Aegis, kapag tinamaan ka, parang regeneration yung pag tinamaan ka ng hero. I mean, mawawala yung regen. Wala na, oo. Tap ng timing yan doon kasi alam niya, kapag nagkaroon na siya dito ng mana tsaka regen, talaga reset yon ni Fever for dito sa Motivitress. And ganda pa ng timing niya with that BKB. Kita mo, ubus AM. And set zero with the hex, grabe din yung mga na-provide niya. Grabe no, itong si Lion no. Isipin mo, napakahirap din ang trabaho niya, napakalambot mo pero lulusob ka. And again, yung sinasabi natin, yung follow-up stun, yung chain stun on the side of Motivitress Gaming andon. And 30 seconds without anti-mage, tapusin na talaga to. Oo, wala din eh. Tingin ko this is the game, man. Tsaka ang hirap na nito eh, tsaka by that time yung BKB, up na rin yan. Up na rin yan, may release. Oo, up na rin yan for sure. And a Daedalus is up as well. And pumasok na si Fearless dito, poking out etong YG. Pero papatay na namin yan. Naslin dito yung kanyang Viper offlane. Hindi na talaga ramdam sa ganitong laban na si Jackie. 9-0-10 na naman. Dalawang Medusa game, hindi pa namamatay etong si Jackie. Pero Smoke, last hurrah na itong Yangon Galacticos. BKB, ibibigay na yung Fissure dito. Ibinigay na rin yung buhay ni Anti-Mage. And GG! Game number 3 goes to Motivitress Gaming. Jackie with the Medusa. Pakiban na lang sa susunod na laban nyo. Oo. Ganun ang pinapahiwatig ni Jackie dito. Don't give Medusa to Jackie. Instant win to for Motivitress. And this is game number 1 scenario, men. Ganito yung scenario. But kahit pa paano yung YG, they... Alam mo yun, naka-aon sila ng konti. Maganda yung lane ni AM. Pero, nung time na nag-fall off dito si Young PH, feeling ko, ayun na yung senyales ng MTG na, eto na eh. Et, para nagkakaroon na ng error to si... Na-pressure na. Oo. Young PH nagka-pressure na. Kaya ang hirap ng makabawi dun sa game na yon. BKB na lang yung nabuo na lang dun. Tsaka yung buyback niya, hindi sulit. Di ba? Yung nag-buyback siya doon sa isang team fight na yon, doon na nag-start yung fall off ng YG eh. Tsaka I think yung Viperman hindi naging sulit na draft. Ang ganda ng ginawa at adjustment dito ng Motivitress. Kasi alam nila dito na pag si Jackie, sinasolo ko siya dito ni Viper o sinasolo pressure siya dito ni Viper is pahirapan sila. Sobrang eagle talaga dito ni Jackie, Fever. But good thing naman dito for Motivitress, naging worth it pa rin yung kanilang adjustments dito. Kasi alam nila na they need to online si Jackie as soon as possible. And nag-pay off naman. Definitely. And I mean, 11-0-11 na naman. 11 kills. Alagang 11-11 ngayon. Sabi ni Jackie Medusa, 2 games, walang death. Sobrang bilis mag-farm. 8-7-1 dyan, GPM niya. And of course, props sa mga support and buong team ng Motivitress Gaming. Complimenting synchronization nandun. Coordination and the chemistry. Sobrang tagal na magkakasama nito. Amoy na yung bawat isa. Unfortunately, Yangon Galacticos, nalaglag sila sa lower bracket. Pero hindi pa tapos.
yung run nila, Dars, at bukas makakalaban nila yung Polaris Esports. Pero first series natin doon, 5 PM, which is Nigma Galaxy against OB Neon. Magandang laban din yun. At kami ni Dars, tapos na for this series and for this day. And Dars, ko na bahala sa ating mga sponsors. Ah, syempre, ayan, The Armory guys, yun nga, gaya ng Magiti Jesse 11-11. So may mga sale tayo dyan ng mga merch. Yung basic, syempre yung Onyx, yung bagong Onyx guys, ilalabas natin sa susunod na araw. Yep. Yung Steady Gold Tab, nag-restock din as well. So, madami guys, madaming mga sales ngayon. And may discount. Habang, may discount din, di ba? So, tapos libreng shipping pa. So, punta lang kayo sa The Armory, sa may Shopee guys. And ingat-ingat na lang kayo sa mga nang i-scam dyan sa Shopee, mga sir. Hindi na niya kung sino legit o sino hindi. And Steel Series Enervon Active with multivitamins, ginseng, and royal jelly. Try it now in Finda Tibrens. Yan yung ating official pampakulit dito sa ating Lupon WX, mga sir. And Predator. And syempre, pnxbet.com. Don't forget to use our promo code Lupon WX, mga sir. And kami ni Jesse, magpapaalam na. So, bukas na ulit for another Dota 2 action. Peace out. Yung bago na ang mundo, mas humirap ang